Hi, hello everybody. This is me again, Dre Evans, and welcome to my YouTube channel. Hindi ko muna nilagyan yung intro ko ng Always Here to Make You Smile kasi nga hindi muna katatawanan yung gagawin natin ngayon. So alam ko bakit kayo andito ngayon. Gusto niyo kung paano malaman kung paano tumaba? Paano nga ba tumaba? Kung gusto niyo malaman kung paano tumaba, tumutok lang video na ito. In this video guys, i-share ko sa inyo kung ano ginawa ko this past few months kung paano ako tumaba. Talaga nang pinagbago guys, kung makikita nyo, ayan, ilagay natin ganyan. Diba napakapayat ko, tingnan nyo nga yung braso ko, oh. Yung braso ko ngayon. Napakapayat talaga guys yung braso ko nun. At eto naman guys yung picture ko ngayon, hindi pa gaano kita yung abs, on process pa. Naisipan ko talaga mag-gain ng weight kasi malapit na ako sa underweight nun guys. Ang timbang ko nun ay 53 kilos. So humingi ako ng suggestion, then research. So ginawa ko na, nag-start ako nung June. Nung nag-start na ako mag-vlog guys, napansin nung classmate ko na tumaba daw ako. E di ibig sabihin nun, effective yung ginawa ko. Sa ngayon guys, 64 kilos na guys yung ano ko, yung timbang ko ngayon. 11 kilos guys yung natagdag sa akin. In just 2 months lang guys, di ba napakalaking achievement. Napakahirap din kaya mag-gain ng weight. At hindi lang isang tao guys ang nagsabi sa akin na tumaba nga ako. Marami silang nagsasabi sa akin na tumaba daw ako. Di ba nakakataba sa puso yung worth it yung ginawa mo. Ayun na, masyado na napapahaba yung kwento natin. At paalala lang guys, wala akong ginamit na kahit anong supplement. Bago po natin simulan, disclaimer lang po, reminder lang guys, I'm not a professional. Ang video na to ay ginawa ko lang para i-share ko sa inyo ang personal experience ko. Pero huwag kayong mag-worry guys, sinugurado kong maigi at safe kong ito isasabihin ko sa inyo. Correct me if I'm wrong, kung may mali man po ako masami, i-comment nyo lang sa baba. At nang mas lalo po kayo maging sigurado guys, maaari po kayong humingi ng payo sa mga eksperto. Ano po, huwag nyo agad gagayahin ang mga napapanood nyo, lalo na kung gumagamit ito ng itetake nyo na product. Malay nyo hindi FDA approved to, di mas napasama pa kayo. Kaya nang mas makasigurado kayo, mas humingi kayo ng payo sa mga eksperto. Simulan na natin to guys, huwag na natin patagalin, tara na! Abay guys, kung gusto mo talaga tumaba pero ang kinakain mo, kung papilanggap lang, paano ka tataba niyan? Kaya dapat guys, dagdagan nyo yung pagkain nyo. Teka lang guys, ang ibig ko sabihin sa dagdagan nyo yung pagkain nyo, hindi lang yung basta-basta yung pagkain nyo, dapat yung dagdagan. Ang dapat yung dagdagan guys ay ang calories at protein. Calories po muna tayo. Sa madaling salita, biniburn ng iyong katawan ang mga calories nang nagdadigest ng pagkain and storing this food as either body fats or muscle. Ito guys ang dahilan kung bakit natin kailangan mag-take ng labis na calories para mag-gain ng weight. Yung calorie natin kailangan i-take guys at sa female ay kailangan ng 1,600 to 2,400 at sa male naman guys ay kailangan ng 1,000 to 3,000. Bad trip na may ulam. Example po, ang white rice po ay nagko-contain ng 130 grams of calories per 100 grams. Alala lang guys, white rice runs on the glycemic index. Glycemic index guys is a number from 0 to 100 to a food with pure glucose. So marami naman po siguro guys nakakaram sa inyo na ang glucose po ay isang klase ng sugar. Which means maaaring ito magdulot ng spike sa blood sugar. Kapag masyadong marami ding white rice ang kinain din, it can raise risk for type 2 diabetes. At mag-increase ang blood sugar kung may diabetes kayo. Kaya hinahinay lang guys sa pagkain ng white rice kung yun ang gamit yung main course sa pagkain nyo. Next na tayo guys sa kailangan natin dagdagan sa ating pagkain. Protein guys ay dapat hindi mawawala sa araw-araw yung pagkain. Kasi ito ang tutulong sa pag-build ng muscle nyo. Question ko guys sa mayaman na proteina na pagkain ay ang chicken breast. Kasi ang chicken breast po ay contain 31 grams of proteins per 100 grams. At hindi lang yun guys ang pagkain na mayaman sa proteina. Madami dyan iba pa. Katulad ng fish, eggs, meat, beef, at madami pang iba dyan na madami na mataas sa protina. Pero paalala ka lang guys, siguro doon nyo kakainin yung pagkain na mataas sa protina ay masustansya. Reminder lang ulit guys na mas mabuting sundin nyo ang Go, Grow, Glow Foods or ang Food Pyramid para healthy guys ang pag-gain nyo ng weight. At wag daw wag guys mawawala ang green food sa inyong pagkain dahil napakasustansya niyang pagkain yung gulay. Napaka-sustansya guys sa ating katawan yan. Try nyo i-download guys ang app na to para malaman nyo kung ilang calories o protein ang kinakain nyo, ang mga kakainin nyo. I just put the link down below. Next na tayo guys sa tip number 2 natin. Abay syempre naman guys, kailangan nyo mag-exercise na mas maging healthy pa ang iyong pangangatawan. Katulong ito i-burn ang fats na nakuha nyo sa inyong mga kinain at mako-convert ito bilang isang muscle. Dapat may everyday or weekly exercise routine kayo. Hindi guys dahilan na pagiging busy para hindi kayo mag-workout. Sa totoo lang, hindi talaga kayo busy. Tinatamad lang kayo.
Alam ko yung feeling guys na tinatamad, pero kailangan nyo yan para ma-achieve nyo yung goal na hinahangad nyo. Kung bahala pag hindi kayo nag-exercise, tignan natin kung hindi kayo lumobo. Dako na tayo guys sa next tip natin. Oo guys, gumamit kayo ng malaking plato. Baka ang kinagamit nyo naman yung platito. Eh paano kayo makakadami nyan? Ng pagkain guys, iba kayo nasa isip nyo, iba na naman yan, baka lumilipad na naman mga isip nyo dyan. Yung plato ang kailangan nyo para madami ang mailagay yung pagkain sa plato nyo at na marami kayo makain. Sa akin kasi mas gaganahan kayo kumain kung malaki plato nyo at mas madami ko talaga kayo makakain kung malaki plato nyo, dahil malami kayong mailalagay. Huwag na kayong mahiya kasi nasa bahay nyo naman kayo. Mas mahiya ka kung nasa ibang bahay ka tapos hindi mo na mahugasan kadami-dami mong kinain, kalaki-laki ng plato mo. Kaya ma-experience mo pa sa ibang bahay mahuling kumain, siya maghuhugas. Dako na tayo guys sa tip number 4. Tarap na! Huwag kayo guys uminom ng tubig bago kayo kumain. Kasi mabilis kayo mabubusog, edi mahihirapan kayo kumain ng madaming calories. Mabusog kayo, hindi sapat yung calories na nakain nyo. Pag hindi sapat yung calories na nakain nyo, mahihirapan kayo mag-gain ng weight. Basta-basta iinom agad ng tubig bago kayo kumain. Pero guys, abay Diyos ko naman, kung nauuhaw naman na kayo o nabubulunan na kayo, uminom na kayo guys ng drink tubig. Drink your water, bitch! Hindi pa man din kayo tumataba, mas mauuna pa kayong mamatay. Kung multoyin nyo, ako yung sisisihin nyo. Wala naman ako sinasabi na huwag kayo uminom ng nabibilaukan kayo habang nabibilaukan kayo. Abay, Diyos ko, huwag naman sana niya ako multoyin pag namatay kayo. Paano kasi sabi ng YouTuber na yun, huwag daw iinom bago kumain? Abay, Diyos ko naman po, gamitin din naman po natin yung utang natin. Let's proceed for our tip number 5 and our last tip. Di ba yung last tip yung nilalaro natin, ginaganon-ganon natin, dinadampa-dampa natin? Bobong jokes mo na naman, Andre. Ano? Ano na naman makabubuhay niyo na, Andre? Ayan pa, iba-iba na lang yung hugis ng buhok natin kasi tumatayo. Tumatayo yung buhok, ha? Tumatayo. Baka iba yung nasa isip niyo na naman. Lumilipad na naman yung utak niyo. Optional lang ito guys, hindi ko sinasuggest na bumili kayo nito. Mass gainer kasi guys ay naglalaman ng 1,200 grams of calories per serving. Typically contain 50 grams of protein and 200 to 250 of carbs. Grams of carbs. O diba guys, napakalaking bagay nitong tulong sa pag-gain nyo ng weight pag uminom kayo nito. Hindi, onti na lang guys ang kailangan mong kainin para mabuo mo ang 1,600 to 2,400 grams of calories o 2,000 grams of calories to 3,000 calories. Ito na rin guys ang protein, o diba napakalaking tulong. Paano pag walang biniling chicken or eggs or anything else yung nanay nyo, edi may substitute na kayo. So yun nga lang lahat guys ang 5 tips na ginawa ko para mag-gain ng weight bukod na sa mass gainer kasi wala tayong pambili pa nun. Let's do a recap guys. Tip number 1, increase amount of calories and protein. Tip number 2, do exercise. Tip number 3, use bigger plates. Tip number 4, don't drink before meal. And tip number 5, the lastly tip is drink mass gainer or protein shake. It's optional guys. Muling paalala lang ulit guys, I'm not a professional at sineshare ko lang sa inyo ang personal experience ko na sinigurado ko maigi na tama itong sasabihin, in-advise ko sa inyo na safe ito. Kaya mas maigi pa rin guys na humiga yung payo sa mga eksperto. Dito ko na nga niyayari guys ang vlog na ito. Thank you very much guys sa panonood. At kung nakatulong sa inyo o nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At para lagi kayo updated, don't forget to hit the notification bell down below. Bye guys!